Okay, so sino po rito yung ano? Sino rito yung member na? Member na. Okay, sino naman yung hindi pa? Meron bang hindi pa member dito? Okay. So ang kinagandahan dito guys, every Saturday meron tayong free training na ino-offer, which is sa iba may bayad po yung ganito. Okay, so huwag kayong mag-alala, hindi po ito networking, literal po ito na seminar for you to start your own business. Okay, hindi po kami yung nag-recruit lang, nagsasalihin ka, naiiskamin ka, iiwan ka, pagkatapos ka pagkakitaan. Okay, dito po, tuturuan namin kayo kung paano ba magkaroon ng sariling business at ikaw naman this time yung kikita. Okay, bakit? Sino po yung may idea na rito ng online advertising? Facebook advertising, meron po ba? Meron po ba na pag-start? As pa ng kamay. Huwag po kayong mahiya kasi doon natin i-base yung ating training for today. Kaya kung may question kayo, i-reserve nyo na para si... Try namin yung best namin para sagutin. Okay, so... tama po si Sir Vinci, ako po si Sir Chester Rosales. Yun, hindi po ako rito part ng management, hindi po kami may-ari, hindi po kami empleyado. Is, katulad nyo lang din po kami. Kung ano pangalan nyo, ma'am? Ano rin po? Distributor na, ma'am? Hindi pa. So, na-invite lang. Ano sabi niya sa'yo, ma'am? Merong atos tang speaker, gano'n. Joke na. Makatawa si ma'am, diba? So, kayo guys, distributor kayo, ako din. Okay, nag-start lang ako ng business na ganito nung February. Okay, doon ako naging part-time. Inaral ko na muna yung product, yung system, paano ba gumagana. Okay, nag-full-time ako nung March. Okay, so ganun lang kami nag-start. Mag-start lang ako, ako lang mag-isa. Pinamay ko na yung asawa ko. Hanggang sa hindi na namin kaya i-handle yung mga inquiries, yung volume ng sales. Then umuha na kami ng sarili namin admin. At isa-isa lang. Okay? So doon kami nag-start. So baka sabihin nyo, sir, kasi maganda yung volume ng sales mo kasi may pera ka na, may pampuhunan ka na. Okay? Sir, kasi kayo yung nauna. Di ba? Yun yung usually, yun yung sinasabi ng mga naging network marketer. Kayo kasi kayo yung nauna. Tama? Kaya kayo yung may income, kami bago pa lang, kaya kami yung mapag-iwan. Hindi. Bakit? Eh, alos araw-araw, ibang tao, ibang mukha yung bumibili sa amin eh. Mali ba namin kung sino yung bibili bukas? Correct? So, mali mo, yung bumili sa akin kahapon, dahil nakita niya yung advertising mo, sa'yo naman bumili. Tama? Kasi online na po ito. Okay? Hindi naman lahat bumibili kay Lazada. Yung iba na kay Shopee. Hindi lahat ang bumili kay Shopee nung nakaraan, bibili na kay Lazada, pwede na bumili kay Lazada bukas. Correct? So, ganun po yung system natin. Oh, hello? Kakarapan mo natin mamaya. Okay, so, dun sa mga bago, bigyan ko lang kayo na idea. Itong company po natin na Shantahl Directions is an e-commerce platform. Okay, may idea po ba ng e-commerce platform? Kagaya na bang ito kanina, yung Shopee and Lazada. Ang kinagandahan sa atin, pag tayo po kasi nag-start ng e-commerce business, marami tayong mga kailangan gawin. Okay? Unang-una, kailangan meron kang website. Or may e-commerce store ka. At the same time, meron kang sariling product, meron kang inventory. Ibig sabihin, ikaw mismo yung mamumuhunan para sa sarili mo. Kahit na magaling ka technically, kung wala ka namang fund or wala ka namang winning product na magandang ibenta na patok sa masa ngayon, wala rin. So, kailangan meron ka lahat ng bagay na yun, ng requirements na yun. Okay? So, tayo naman, si Shantahl Direct Sales po is e-commerce platform. Meron tayong built-in e-commerce platform. At the same time, tayo po ay isang dropshipping business. Ano yung dropshipping business? Ibig sabihin, si company na po yung bahala sa inventory. Si company na yung bahala sa mga product na ibebenta natin. Okay? Kaya kami, kumikita na kami ng pambili ng bigas sa araw-araw, pero wala kami nilalabas na puhunan sa product. Nakita niyo po yung volume ng product natin, no? So, siksikan tayo dito, kumuha na rin tayo ng warehouse sa taas at meron tayong more than 40 branches nationwide. Kasi ganun ka lakas yung product na binibenta natin. At the same time, bakit ang daming branches ni company? Kasi nga, si company yung nagpo-provide ng product, hindi kayo. Kasi kung kayo yung bibili ng product ninyo, ibig sabihin lang nun, ang inventory or ang stockroom natin is yung mga bahay nyo. Correct? So, hindi na kailangan ng company na, hindi na kailangan ni company na mag- warehouse sa iba't ibang lugar. Pero since na si company po is siya na nag-provide ng stocks natin, ng inventory natin, kailangan at damihan ni company yung warehouse system natin. Okay? So, pasok lang po. Etneb lang po yung ano. Okay, so again guys, ang kinagandahan dito, okay, lilipat ako dito para at least makita ng iba. Okay, ang pinagandahan dito guys sa atin, hindi na kailangan mag-personal stocks.
Ibig sabihin, kung ikaw may binibentang produkto, hindi mo na kailangan mamuhunan. Kasi nga, meron tayong system na sinusunod, i-click mo na lang. Sino ba rito yung naka-order na po sa online? Lazada. Sino na, sino na? Di ba pipili na lang po ngayon ng product? Opo. Tama? Tapos, purchase, add to cart, tapos check out. Tama? So, parang ganun din. Pero tayo, nasa sariling website natin. Pipili ka ng item mo na bibilin, okay, pili ka ng item na bibilin mo, kung nagustuhan mo yung item na yan, or kung yun yung in-order ng customer mo, then yun na ipapurchase mo, madiretect ngayon ng pinakamalapit na branch sa Pilipinas kung saan nakalokit yung address ng customer mo, then automatic si company na yung magpapadala ng product doon sa address ng customer mo. Lalabas lang po natin. Okay. Sige, sige. So, okay, so habang inayos na rin sa likod, mag-overview lang ako ng company natin. So yun po yung kagandahan ng system natin. Okay? Na kami, benta kami ng benta ng benta, pero hindi na namin kailangan mamuhunan sa Prada kasi nga si company na yung gagawa para sa atin. At the same time, meron tayong logistic na partner. Okay? So, pasensya na guys, tingnan natin. Tingnan nyo yung office natin, medyo siksikan, di ba? Maliit. And syempre, magkakaroon tayo ng sariling training room sa mga susunod na linggo. Ihiwalay na natin yung training room, sabi ni Madam. Okay, ano ba yung point ko? Ba't ko sinabi na, ba't ko sinisiraan yung office natin na masikip? Kasi nga, hindi kailangan ni company na magpaganda, magpalaki ng kusina para makipaglaban, makipagtalo dun sa mga magagandang kumpanya sa labas. Kasi ang kailangan natin guys, ano mas gusto nyo? Magandang office, malaking office, or maraming office? Maraming office guys. Bakit? Kasi sabihin natin na, uy, sa ganitong company, ang ganda ng office nila sa Maynila. Yun yung head office. Pero, pupunta ka pa na Maynila para magandahan. Diba? Pero pagkatapos, yung customer mo nasa ganitong probinsya or ikaw umuwi ka sa ganitong lugar, hindi naman available yung product kasi nga walang opisina sa lugar na yun. Hindi, wala rin. Nonsense yung business. Kasi kailangan mo pa rin pumunta ng Maynila dun sa head office na malaki para bumili ng product na ino-offer mo. So dito, hindi. Ang goal ng company natin, hindi pagandahin, palakihin yung office, kundi paramihin. Kasi ang goal natin guys, nationwide, buong Pilipinas, merong presence yung business natin. Yun yung mahalaga. Bakit? Ano bang kailangan natin, guys? Yung convenient or yung maganda sa pakiramdam natin para sa office tayo or yung accessibility ng mga customers natin sa product natin? Accessibility. Diba? So, yung online business na nasa, sino ba rito yung pinakamalayo? Pinakamalayo umuwi. Meron ba? Isabela! Isabela! Okay, si Madam nasa Isabela. Okay, yung customer niya naman is nasa Baguio. Okay? Sa Baguio, Benguet. So imagine guys, na si Madam nasa Isabela, yung customer niya nasa Baguio, hindi niya na kailangan na magpadala personally ng product doon. Then si company, meron tayong office dun sa Latrinidad at Benguet. So sila na yung kikater no product natin magpunta doon sa customer. Yun po yung dropshipping business. To cut the story short, okay, hindi na po natin kailangan ng puhunan para sa ibibenta natin yung product. Magandang. So, meron tayong, ayun yung mga products natin, meron tayong more than 20 products, may mga parating pa. So, bakit maraming product? Bakit maraming product si company guys? Ang good news guys, huwag mo sabihin sa amin na, sir, matagal na kasi kayo. Hindi, bakit? Bago pa lang din kasi ang company. Kaya wala rin matagal na member. Bakit? Kasi ang anniversary natin is this coming November pa lang. Okay? So wala pong company ang wala pang isang taon na maglalabas ng more than 20 na products, correct? Kahit ikaw na magtayo ka ng sarili mong company, meron kang pera, hindi ka maglalabas ng more than 20 products na wala ka pang isang taon. So kailangan ipakilala mo muna yung product, baka nga 2, 3, 5 pa lang. Correct? Pero tayo, bakit malakas ang loob ni company na maglabas ng product kahit na bago pa lang tayo? Kasi bago pa lang ang company, pero yung presence namin nationwide, sobrang dumadami. Every month, meron tayong ino-open na branches. Fresh na fresh po tayo, meron po tayong in-open nakaraang linggo. Or actually, this week lang pala. Tama, this week lang, na branch sa Palawan. So imagine guys, na tayo, nasa Maynila tayo, nasa NCR tayo, pero ang cover, ang scope ng business natin is nationwide. Okay, di ba sino pa rito yung nakapag-register na sa DTI? Meron ba?
Di ba meron kayong pinipili doon kung barangay lang ba, city, or district, or nationwide, national. Okay, so imagine guys na kayo, nasa barangay mo lang, nasa screen ka nyo lang, pero yung business mo nationwide na. Bakit? Si company na kasi yung bahala, magtayo ng branch nationwide. Tapos, ikaw online na lang, in-encode mo yung address ng customer mo, madedetect na agad ng company kung anong branch yung may hawak doon sa address ng customer mo. Sila na yung pakatala. Tama? Tapos, ang package pa natin para tayo magsimula, dediretsahin ko na kayo kasi lahat naman tayo dito pumunta para sa business. Hindi ko na kailangan bula-bulahin kayo para mag-pay in lang kayo ng malalaking package. Hindi. Bakit? Hindi naman ako takot magbenta or alokin kayo ng package kasi nga sobrang mura. Unlike nung ibang mga company, syempre kailangan i-mindset muna kayo kasi nga medyo mahal yung ilalabas nyo. Dito hindi. Okay, kasi ang for as low as 2,385 pesos, lahat ng binanggit ko kanina may access na kayo. Meron pa kayong free na product. Lifetime na po yun. Okay? At ang discount po natin is 30%. 30% is maba o malaki? Malaki. Malaki po. Bakit? And then kung meron po tayong budget, 5,300 pesos, meron ka na pong VIP account, which is entitled ka na sa 40% discount. 40% discount po is sobrang galante. Nag-manage na po kami ng ganitong direct selling company, ng network marketing company. Gumawa na rin kami ng mga system, ng marketing plan. 40% po is ang hirap tanggapin kung ikaw yung nasa likod ng management. Kasi sobrang hirap ibitaw sa distributor kasi nga malaki yun. Okay? Pero tayo, wala pa po tayong parada na umabot ng 1,000 halaga. So kung yung product na ibibenta nyo guys is wala pang 1,000, mura yung product, mahal. Mura. So kung mura, affordable yung product, mas maraming pwedeng bumiling customer compared dun sa, sabi mo sa, sir, marami na kasing product na kalaban yung glutathione. Yes, tama. Pero yung positioning natin sa market, ang ganda kasi tayo yung halos pinakamura. Nakita tayo. At the same time, cash on delivery pa. Dumadami yung distributor natin, yung nagbumibili kasi nga yung presence natin sa iba't ibang lugar, nandun na. Cash on delivery pa. Correct? So, wala pa tayong umabot ng 1,000 na SRP na product. At the same time, guys, may 40% ka pa na discount. Sabi yun, sir, kasi yung income ko dun sa kawilang company, malaki sir eh. Kahit 30% lang, bakit magkano ba yung SRP? 2,000 sir. Kaya naman pala. Malaki yung income mo kasi malaki rin yung price. Pero ang tanong, malaki nga yung income mo pero ang benta mo, isa-isa lang kasi mahal. Correct? O tayo, 40% na, at the same time, mura pa, kaya ang volume ng sales mo araw-araw, marami. Kasi nga, ako, 80% po ng sales namin sa bahay, sa office ko, is bundle. Bibihira lang po yung one bottle. Usually, mga 3-pack, 3 bottles, 4 bottles, or may kasamang ibang product. Bakit? Kasi mura eh. Kumbaga, sino ba rito umorder ng fries or ng drinks? Diba sinasabi lagi nila, grande na ba? Diba? Parang mga ganon. Kung familiar kayo, o kaya i-large na po ba natin? Diba? Yung cashier sa fast food, hindi sila natakot mag-upsell ng benta nila. Wala naman silang komisyon. Kayo pa kaya? Kaya kung may benta kayo, i-upsell nyo na. Which is yun po ituturo ng ating second speaker mamaya. Okay? So at least may idea na tayo sa company natin, ito yung ginagawa namin. Ang maganda pa rito guys, meron pa tayong marketing plan, pero soon pwede kong i-discuss sa inyo kung paano ba tayo kumikita dito sa Shantahl. Pero focus tayo sa retail. Okay? Focus tayo sa retail kasi dun pa lang guys, buhay na eh. Bonus na lang na meron tayong sarili pang marketing plan. So paano ba tayo makakakuha ng volume na sales? Kasi pwede naman tayo magbenta-benta. Okay, meron kang kapitbahay, meron kang Facebook friends. Sino po rito yung naka-reach na ng max na Facebook friend? Si sir, di ba? 5,000. So kahit na 5,000 yung na-reach na ni sir, mauubos yan, di ba? Usually, pag-post ka ng post ng product mo, ina-unfriend ka na eh. Correct? Nagsasawa na sa'yo, ano ba yung bagong binibenta mo? Tama? So ang dami mo nang inaalok. Tapos, pag si sir nag-wave dun sa kaibigan niya, yung nag-wave, iba po yung ano, baka i-message. Wave po ganyan. Yeah, nag-wave sa Facebook Messenger nyo. Ayaw na mag-reply. Ayan na naman 'to, magbebenta na. Kaya pag si sir naman nangamusta ng kaibigan, bakit kaya nangamusta 'to? Alas dos na madaling araw. May iniaalok 'to. Di ba? So, pag kinamusta ka na, di ba minsan, di ba tayo dati no mga
wala ka masyadong online, pag kinamusta tayo ng kaibigan natin, tuwan-tuwa tayo, na-appreciate natin. Pero ngayon, pag kinamusta tayo sa Messenger, kinakabahan na. Kasama din. Ano kaya yung ano, di ba? So, yun yung disadvantage pag yung puro friends mo lang yung ina-unlock natin. Tama? So, paano tayo magpapalawak? Paano tayo magpapalawak ng market natin sa online? Okay, anong gagawin natin? So, unang-una, syempre, kailangan mas mag-expand yung business scope natin. So, para ito ma-maximize yung system, kung si company meron ng more than 40 branches nationwide, paano mo siya ma-maximize kung yung friend mo puro lang taga doon sa probinsya mo? Correct? Tama? Si company nga, more than 40 branches nationwide eh. Even nga sa Buangka, bumukas na si company. Diba? Even Marawi. Kaya papupuntahin po kayo doon. Diba? Joke lang. Diba? So, Palawan. Diba? Kaya pag napunta kayo sa Palawan, diretso na po tayo sa ano. Okay? This coming next year, meron tayong Boracay na tour. Diba? Ngayong nagarating na October, meron kaming Taiwan. Lahat po yung bonus na yung bigyan ng company. Okay, paano may hit yung ganong mga sales? Okay, meron tayong tinatawag na online marketing business, which is yun po yung topic natin ngayon. Okay? So, paano gagawin yan? Sa online business, guys, hindi ko na isa-isahin kung paano tayo mag-set up para lang ma-idea tayo. Unang-una, sa may mga notes, kailangan meron kayong Facebook page. Sino po ba may Facebook page na rito? Okay, Facebook page, yun po yung nilalike compared dun sa personal account kaya na yun po yung ina-add. Okay, nakakasunod po? Okay, yung personal account is yun po yung ina-add as a friend. And yung Facebook page naman po is yun po yung nilalike. Okay? Iba rin po yung pina-follow kasi pag nilike mo, minsan automatic na-follow na rin yung page. Okay? So, dun po tayo gagawa ng business natin. Okay? So, once po na meron tayong Facebook page, and gawa naman po tayo ng business manager. Okay? Kasi mag-a-advertise na po tayo. Negosyo na po ito, diretsahan na po. Mag-a-advertise po tayo sa Facebook. Okay? Huwag kayong mag-alala, sir, advertising, mahal po yan, di ba? Hindi. Kasi ang minimum nga is 40 pesos, pwede ka na magsimula eh. Pero, yung 40 pesos, syempre, maliit lang yung reach nun na mga magiging target audience mo. Okay, ako po, personally, nag-start po ako noong February or noong early ng March, 300 lang po yung pesos ko daily. Maliit, malaki. Pwedeng malaki sa nag-uumpisa, pero maliit po yun. Maliit po ang 300 pesos na budget for advertising. Bakit? Kung mag-advertise ka po sa dyaryo, tingin mo, merong 300 pesos? Wala. At ang masama pa doon, hindi naman lahat bumibili na ng dyaryo. Diba? Ang bibili lang, di ba, usually, para nag-advertise sa dyaryo, for ano lang yan, for publicity na lang, for process, hindi for marketing. Tama? For paano lang, para at least masabi lang na nakapublic ka. Public notice, kunyan. Pag wanted ka. Di ba? Or news na. Hindi siya for marketing or advertising purposes na. Para lang may mapenta ka or may maproduce ka na sales, mag-generate ng sales. So, mahal. Tama? E dun naman sa mga ano po, di ba na, nanonood kayo ng mga noontime show or yung mga show sa TV network, yung, di ba, minsan, Showtime would like to thank the following. Nakarinig kayo ng ganun? So, yes. Hindi po ako yung salataron, ha? Di ba? So, pinaplash nila yung logo ng company, mura mahal. Pinaplash lang yung logo. Mahal. Pero ang tanong, logo pa lang yun. Kung ako yung nakakita ng logo, ano yung logo na yan? Correct? Hindi mo ako ma-attract na bumili kasi hindi ko naman alam kung para saan yung logo na yan. Ano ba yung services or product ng logo na yan? Tama? Okay? So ano pa? Kung tayo is nag-a-advertise, then mahal, hindi tayo lahat makakasimula. Pero ang good thing, meron po tayong Facebook advertising na ginagawa. Okay? Pwede kang mag-start for as low as 100 to 50, ay 200 to 50 or 300 or 350. Sobrang ganda na po nun. Kasi bakit? Yung isa po naming distributor or business partner dito po, nag-start lang po siya ng 300 pesos. As of now, meron na po siyang sariling hub doon sa Bulacan. Nag-start na siya 300 pesos. Even me kasi, nag-start ako 300. Hindi ko muna kinuha yung income ko sa 300 pesos. Bakit? Ang goal ko naman kasi guys, hindi kumita. Ang goal ko is mabawi ko yung 300. For example, meron po tayong product na glutathione. Okay, isang gluta. Ang income po natin na 40% is 396 pesos. 396 pesos sa glutathione, isang bote lang. Kaya kung ang marketing budget ko for the day is 300 pesos, makabenta lang po ako sa isang buong araw ng isang bote. Bawi na ba? Bawi. Yes. Bawi na. Correct? Bawi na yung
ad spend ko or yung budget ko sa advertising, tama? May income pa ako na 96 pesos. Eh, ang tanong, sa 300 pesos, mababa na po yung mag-inquire sa'yo ng 30 katao or 20 katao. Posible naman na sabihin natin na 10 katao, posible naman na sa 10 na yan, wala ka pang maklose. Sabihin na natin na 1% na lang isang tao. Tama? Eh, paano kung may nag-inquire pa sa'yo? Hindi man siya bumili ngayon, pero bukas, bili na siya. Or next week, bumili na siya. Tama? So, ang goal ko, hindi kumita. Ang goal ko, mabawi ko lang yung 300 pesos at kung may income man, maliit man o malaki, kukunin ko siya ulit para ipandagdag doon sa marketing budget natin, sa advertising budget natin. Bakit? Kasi pag lumaki na lumaki na lumaki yan, sayang lang yun, na pati yung income mo, lalaki na. Bakit? Kaysa naman sa kontento ka na ba na kumita ka sa 300 pesos na yung budget mo, tapos kukunin mo na agad yung income mo? No. Kasi ang goal dito, magpalaki tayo ng business natin. Hindi para kumita lang ng pera-pera agad. So ako, hindi ko kinuha yung income ko na sa 300 pesos. Ang ginawa ko, dinagdag ko. Hanggang sa araw-araw, palaki na ng palaki, hindi ko na pala kaya sagutin lahat. Kasi lumalaki na pala yung budget ko sa advertising. Dumadami na rin yung mga inquiries. So dumating yung point na, nag-hire na ako ng isang tao. Dalawa na kami. Kasama yung wife ko sa umaga, ako naman kasi evening person ako. So nag-advertise ako sa gabi. Kaya, ako naman nag-handle sa gabi. Okay, hanggang di na nakaya, dagdag na naman ng isa, hanggang sa ngayon, sila na yung mismo nag-handle. Okay? Kaya kung nag-advertising man kami ng ganitong halaga sa ngayon, huwag po kayo mag-alala kasi nagsimula lang din kami sa mabang halaga. Sir, wait lang po, para masulit na nakikinig sila dito, labas naman po natin yung mga table po. Okay lang po. Okay lang, tapos since naman ang laptop is lap talaga, hindi siya tabletop. Diba? Hindi siya desktop. Kaya dito lang tayo sa ano. Sige na. Okay? Para sayang. Okay. Lalayo pa po sila. So, sugitin natin. Okay, sugitin natin. So, para ito lahat kayo matuto. Maganda po ba yung pinag-usapan natin? Yes! Okay, so tuloy natin, sulitin natin. Okay. Kung naka-attend po tayo...